Dahil sa alam na ng buong Japan na patay na si Mask Rider Black, ay mas lalong nagkagulo ang bansa. At dito mas lalong namayagpag ang kasamaan ng grupong Golgom. At kahit ang buong mundo ay nabahala, dahil alam ng leader ng mga ibang bansa na pagkatapos ng Golgom na sakupin ang Japan, ay pwede na nito sakupin ang buong mundo. Dito na din nagdesisyon si Katsumi at saka si Kyoko na sundin ang payo ni Robert bago ito mamatay, na lumisan na ng Japan. Samantala, sa kutang ng mga Golgom ay nagdiriwang na si Shadow Moon dahil siya na ang papalit sa trono ng Creation King. Ngunit sumagot ang Creation King dito na hindi maaari na siya ang pumalit dahil wala kay Shadow Moon ang isang Kingstone. Ang pwede lang pumalit sa Creation King ay ang mga itinadhana na maglaban at kung sino ang makakakuha ng dalawang Kingstone. Dito binanggit ng Creation King kay Shadow Moon na pag nawala na ang Dark Spot sa araw ay mamamatay ang Creation King. At kasabay na pagkamatay ng Creation King ay mamamatay din si Shadow Moon. Dahil sa mga narinig na to ni Shadow Moon ay inutusan niya si Bat Mutant at si Daraom para hanapin ang bangkay ni Mask Rider Black para kunin sa kanya ang Kingstone. At sa pagkakataon na to ay hinanap ng Bat Mutant at ni Daraom ang bangkay ni Mask Rider Black. Ngunit hindi ito makita. Pero ang hindi alam ng grupong Golgom na magaling na din ang mga sugat na natamo ng Whale Mutant. So syempre mga kababata at generasyon, naalala nyo po si Whale Mutant? Ayan po, magaling na po ang sugat na natamo ni Whale Mutant at inahanap din nito ang katawan ni Mask Rider Black. At eventually po ay nakita po ni Whale Mutant ang bangkay ni Mask Rider Black sa ilalim ng karagatan. Gumawa ng isang seremonya ang Whale Mutant para subukan na i-revive si Mask Rider Black. Ang paraan din na to ay inaimbento ng kanilang tribo. Samantala po, si Katsumi at saka si Kyoko ay tuluyan ng umalis ng Japan at inihagis nila ang isang kumpol ng bulaklak sa dagat bilang alaala kay Robert. At nagkataon po na ang bulaklak po na to na inihagis ni Katsumi at ni Kyoko ay nakuha ng Whale Mutant at inaalay ito sa bangkay ni Mask Rider Black. At dahil po sa bulaklak na to ay nakumpleto po ang seremonya at ang ritual nang ginawa ng Whale Mutant para kay Mask Rider Black. Episode 49. Pinagmamadali na ng Creation King ang paghanap sa Kingstone ni Mask Rider Black dahil nararamdaman na nito na malapit na siyang mamatay. Sa pagkakataon na to ay sinabi ni Shadow Moon na pag nakita na niya ang katawan ni Mask Rider Black ay itutuloy na niya na kunin ang Kingstone sa loob ng katawan nito. At biglang umilaw ang Kingstone ni Shadow Moon na mukhang tinatawag nito ang Kingstone ni Mask Rider Black. Kasabay nito ay may nakitang kakaibang liwanag si Daraom at si Bat Mutant sa gitna ng dagat. At ang liwanag na to ay nanggagaling sa katawan mismo ni Mask Rider Black sa ilalim ng dagat. Tagumpay ang ginawang ritual ni Whale Mutant at nabuhay muli si Mask Rider Black. Nagpasalamat si Mask Rider Black kay Whale Mutant sa pagkakataon na to. At mas handa na si Robert para harapin si Shadow Moon. Sa pagkakataon na to ay nangako si Robert na hindi na mauulit ang kanyang pagkakamali, na isipin pang muli na si Stephen ang kanyang kalaban na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Balik po tayo kay Whale Mutant. Dahil sa ilaw na nakita ni Daraom sa gitna ng karagatan kanina, ay natuntun nito ang kuta ni Whale Mutant at nagalit si Daraom dito. Dahil malakas ang kutob nito na ginamit ni Whale Mutant ang kanilang ritual para mabuhay muli si Mask Rider Black. Tumakbo si Whale Mutant ngunit nakaabang na sa lupa si Bat Mutant para atakihin siya. Dito na po pinagtulungan ng dalawa si Whale Mutant at talagang kaawa-awa po ang sinapit nito sa kamay ng dalawang miyembro ng Golgom. Sa daming natamong sugat ng Whale Mutant ay saktong dumating si Robert para iligtas ito. Bumalik si Daraom para sabihin kay Shadow Moon na buhay si Mask Rider Black at humingi ito ng pahintulot kay Shadow Moon na silang dalawa na lang ni Bat Mutant ang bahala para iligpit si Mask Rider Black. Gumamit ng mga tao si Daraom para makuha si Whale Mutant para patayin ito at maging pain para mahuli si Mask Rider Black. Ngunit bigo ito.
Sa episode na to, dito po namatay si Daraom at si Bat Mutant dahil sa pakikipagtulungan nila Mask Rider Black at Whale Mutant para talunin ang mga to. At ang mga tao na ginamit ni Daraom para sa mga plano nila ay nagsisi at nangako na tutulong kay Mask Rider Black para labanan ang mga Gulgom. Episode 50. Kahit inang hinana sa mga natamong pinsala, ay sinamahan pa din ni Whale Mutant si Robert para matunton ang kuta ng mga Gulgom. At sa unang pagkakataon, dito lang nalaman ni Robert kung saan ito. Noong papunta na sila sa kuta ng mga Gulgom, ay biglang dumating ang isang mutant na si Stickleback Mutant para kunin si Whale Mutant. At sa pagkakataon na to ay kulpi si Whale Mutant at talagang papatayin ito ni Stickleback Mutant. Walang magawa si Robert dahil hindi niya alam kung saan ang mga ito. At may pangyayari pa na narinig ni Robert na umiiyak at tinatawag ni Whale Mutant ang pangalan niya. Dina! Dina! Nung natuntun sila ni Robert ay ginamit ni Mask Rider Black ang Rider Kick para sagipin si Whale Mutant. Ngunit kinuha siya ni Creation King at dinala ito sa ilalim ng kuta ng mga Gulgom kasama si Shadow Moon. At dito muling nagharap ang dalawang magkapatid na si Mask Rider Black at si Shadow Moon. Dito pinakita ni Shadow Moon kay Mask Rider Black na unting-unting pinapatay ang kanyang kaibigan na si Whale Mutant. Dito nagmamakaawa si Whale Mutant kay Mask Rider Black na huwag niyang pababayaan ang karagatan. At sa pagkakataon na to ay tuluyan nang namatay si Whale Mutant. Kasabay ng pagkamatay ng kaibigang mutant ni Mask Rider Black ay tinawanan lang ito ni Shadow Moon. Kasabay nito ay biglang nagsalita ang Creation King. At sa unang pagkakataon, dito pinakita ni Creation King ang totoo niyang katauhan sa dalawa. At sa pagkakataon na to ay dito pinaliwanag ng Creation King sa dalawang Century King na si Mask Rider Black at saka kay Shadow Moon na kada 50,000 taon ay namamatay ang isang Creation King. At kasabay ng pagkamatay nito ay papalitan ito sa trono. At kada transition o pagpalit ng trono ay mas lalong lumalakas ang kapangyarihan ng pumapalit sa lumang Creation King. At sa pagkakataon na to, ito na po ang 50,000 taon ng buhay ng kasalukuyang Creation King. At ang papalit sa kanya ay mas lalong lalakas at mas may kapangyarihan o kakayahan para sakupin hindi lang ang buong mundo kundi ang buong universe. At kapag nangyari ang pagpapalit sa trono ng bagong Creation King, ang mangyayari po sa planetang Earth ay mawawala ang sangkatauhan at papalitan ito ng mga mutants. Hindi nagustuhan ni Robert ang mga narinig niya at sinabi niya na kahit anong mangyari ay hindi ito susunod sa tradisyon ng mga Gulgom at patuloy niyang ipagtatanggol ang sangkatauhan. Dahil sa mga sinabi ni Mask Rider Black ay binigyan ng Creation King ng karagdagan na kapangyarihan si Shadow Moon para makasiguradong matatalo niya si Mask Rider Black. Dahil na mas lalong lumakas si Shadow Moon ay naging no match ang laban. Kahit anong gawin ni Mask Rider Black ay hindi ito maka-atake at parang pinaglalaroan lang ang laban ni Shadow Moon. Hinang-hinana si Mask Rider Black sa kanilang paglalaban pero walang kahit anong gasgas na natamo si Shadow Moon. Dahil nga parang baliwala lang ang paglalaban kay Shadow Moon ay nakaisip ito ng paraan para tapusin si Mask Rider Black. Tinawag ni Shadow Moon ang motor ni Mask Rider Black na si Battle Hopper na ikinagulat ni Robert. At dito sinabi ni Shadow Moon na may kakayahan din siyang gamitin ang Battle Hopper dahil magkatulad sila ni Mask Rider Black na isa ding Century King. Patuloy sa pag-atake si Shadow Moon gamit ang Battle Hopper at pinipilit ni Mask Rider Black na kausapin ang Battle Hopper na tumigil. Ngunit walang magawa ang motor kundi sumunod na lang kay Shadow Moon. Pinipilit ni Mask Rider Black na makuha si Battle Hopper. Ngunit wala itong magawa dahil talagang kontrolado na ito ni Shadow Moon. Dito nakita ni Mask Rider Black na umiiyak si Battle Hopper at mistulang napipilitan lang sa ginagawa nitong pagsunod kay Shadow Moon. At sa pagkakataon na to ay nakaisip ng paraan si Robert. Ginamit ni Robert ang Kingstone at buo niyang lakas para mawala sa focus si Shadow Moon. At kasabay nito ay pumalag din si Battle Hopper. Dahil sa pagtutulungan ni Mask Rider Black at ni Battle Hopper ay nahulog sa motor si Shadow Moon. Dahil sa pagkakahulog ni Shadow Moon sa motor
ay nagalit ito at umatake kay Battlehopper. Nang dahil sa matinding parusa na natatamo niya kay Shadow Moon, ay gumawa ng isang desperadong hakbang ang motor na si Battlehopper. Nagmistulang suicide bomber ito. Binangga niya ang kanyang sarili kay Shadow Moon at pinasabog ang kanyang sarili. Dahil sa ginawang ito ni Battlehopper ay tumilapon si Shadow Moon sa ere at dito mabilis na nakaisip ng paraan si Robert na salubungin niya ng Rider Punch si Shadow Moon at sundan ng kanyang finishing move na Rider Kick. Matindi ang pinsala na natamo ni Shadow Moon kaya umatras ito. Agad-agad na pinuntahan ni Mask Rider Black si Battlehopper at sa pagkakataon na to, dito natin unang maririnig na magsasalita si Battlehopper. Nagpasalamat ito kay Mask Rider Black at dito na namatay ang pinaka-sidekick ni Mask Rider Black na si Battlehopper. Sobrang kalungkutan ang naramdaman ni Mask Rider Black at ipinangako nito na ipaghihiganti niya si Battlehopper. At sa eksenang ito ay hawak-hawak na ni Mask Rider Black ang Satan's Saber at dumiretso ito sa kuweba kung saan ang kuta ng mga gulgom. Dito niya nakita si Shadow Moon na kahit hinang-hina na ay pilit pa rin lumalaban. Nagmamakaawa pa din si Mask Rider Black na bumalik na sa pagiging Stephen ito. Ngunit ayaw talagang sumunod ni Shadow Moon. Kahit hinang-hina na ay ginamit pa din niya ang Shadow Kick para atakihin si Mask Rider Black. Walang magawa si Robert kundi mag-counter attack at ginamit niya ang Satan Saber. At dito na po tuluyang namatay si Shadow Moon. Kahit sa huling sandali, ang iniisip pa rin ni Shadow Moon ay siya ang magiging bagong Creation King. Kasabay nito ay dumating na si Creation King at binate si Mask Rider Black dahil siya na ang bagong papalit sa kanya sa trono bilang Creation King. Inutusan niyang hiwain ang katawan ni Shadow Moon para makuha ang Kingstone, ngunit tumanggi na naman si Robert. Sinabi ni Creation King na malapit na itong mamatay, kaya kailangan nang palitan siya sa trono. At kung hindi susunod dito si Mask Rider Black, ay pasasabugin nito ang buong mundo. Gumawa ng buta si Creation King papunta sa pinaka-core ng mundo. At kung darating ang pagkakataon na mamamatay ito nang hindi siya napapalitan, ay dederecho ang katawan niya sa butas at sasabog ang buong mundo. Gumawa ito ng isang harang para hindi makalapit si Mask Rider Black at kahit ang road sector ay walang magawa sa harang na to. At kahit desperado na at naiisip na ni Mask Rider Black na sundin na ang gusto ng Creation King, ay nagbaka sakali ito. Ginamit ni Mask Rider Black ang Satan's Saber at hinihagis ito sa puso ng Creation King. At nagtagumpay ito at dito na tuluyang namatay ang Creation King. So mga kababata at generasyon, medyo natagalan po ako para matapos tong vlog na to dahil kailangan ko pa pong panoorin ang halos lahat ng mga episode para pagtagpi-tagpiin ang vlog na to. At hinati ko pa po sa dalawang part itong video na to dahil po kung pag-iisahin ko po ay abutin po ito ng 40 minutes na hindi na po maganda panoorin at baka antukin na po ang manonood. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking munting channel at sa panonood po ng munting vlog na to. By the way po, nagkaroon po ng sequel itong Mask Rider Black. Ito po yung Kamen Rider RX. At dito po nagmutate ang Kingstone ni Robert Takizuki. At ang kalaban niya po dito ay yung Crisis Empire. Kung may pagkakataon po, eh baka gawan ko rin po ng content ang Mask Rider Black RX. Kung may pagkakataon po. So hanggang sa muli po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!